Nakatuon ang atensyon ko sa pinto ng kwarto, kung saan nakakulong buong maghapon si Zachary. Tatlong araw na magmula ng ipaliwanag ko sa kanyang totoo. Naging maayos na din ang lagay ni Zach. Sa tatlong araw na yon, hinayaan ko lang si Zachary. Hindi ko siya makausap ng maayos dahil sa tuwing sinusubukan ko, umiiwas siya sa akin. Nakapag-impake na ako. Bukas na ang alis namin dito. Tanging si Zach lang ang lagi kong kasama. Mommy, okay lang po ba si Daddy? Lumingon ako kay Zach. Ginulo ko ang buhok niya at masuyo siyang ginitian. Huwag mo nang alalahanin yung daddy mo. Busy lang talaga siya kaya hindi natin muna siya makakasama. Pahayag ko. Nang sumapit ang gabi, tinulungan ako ni Zach na bihisan siya dahil alis na kami. Nakaabang sa sakyan sa labas si Zachary nang maabutan namin. Nilagay na sa loob ng kotse ang mga gamit namin. Pinagbuksan ako ng pinto ni Zachary. Pinauna ko na si Zach at sumunod ako. Sumakay na din sa kotse si Zachary. Wala pang isang oras ang biyahe namin. Nakarating kami ng ligtas sa terminal ng barko na siyang sasakyan namin. Hawak ko si Zach habang inaasikasa ni Zachary ang mga gamit na dala namin. Naramdaman ko ang paghalik sa akin ni Zachary sa pisngi. Bumangon ako at mahigpit siyang niyakap. Mommy, let's go na! I nod and hold his hand. Nakangiting lumapit sa amin si Zachary. May kasama siyang lalaki na sa tingin ko ay nagtatrabaho sa kanya. Sinundan namin ang dalawang lalaki na siyang nauuna sa amin. Huminto kami sa harap ng sasakyan ni Zachary. Inabot ng lalaki ang susi ng kotse. Pinagbuksan ako ng pinto ni Zachary. Habang umalis na ang lalaki, pinauna ko na sa loob ang bata at sumunod ako. Nang makasakay na ako, umalis na kami. Huminto kami sa pinakamalapit na resto dahil gutom na kami. Napag-usapan namin ni Zachary na dumaan na muna sa mansyon nila bago kami umuwi sa bahay namin mag-asawa. Sobrang sayang nararamdaman ko sa mga oras na to dahil sa wakas makakasama ko na rin ang pamilya ko. Hindi na ako makapaghintay na sabihin sa kanila ang pagbubuntis ko. Ang dami kong dapat gawin ngayong nakabalik na ako. Bumaba ako ng sasakyan habang hawak ni Zachary ang kamay ko at inalalayan pababa. Huminga ako ng malalim. Isang buwan mahigit kaming nagtago. Oras na para harapin ang mga problema. Pinisil ni Zachary ang kamay ko. Karga ni Zachary ang bata. Nagsimula na kaming pumasok sa loob. Naabutan namin si Mrs. Ocampo sa sala. Napatayo ito at ang kasama niyang si Jean. Dali-dali itong lumapit sa amin. Maagap na itinago ako ni Zachary sa likod niya. Kinuha ni Jean ang bata na siyang karga kanina ni Zachary. Niyakap niya si Zach at ganun din ang ginawa ng bata sa ina. Sobrang miss na miss ka ni Mami. Saan ba kayo nagpunta? Tanong niya sa bata. Tumingin sa amin si Zach at sinagot si Jean. Pumunta po kami sa malayong lugar, Mami. Kasama po namin si Mami Chloe. Nalilisik ang mata ni Jean pagkatapos sabihin niya ni Zach. Bumalik sa kinatatayuan namin ang bata. Binulungan siya ni Zachary at wari naguguluhan. Biglang umalis si Zach sa harapan namin at tinungo ang labas. Mahigpit ang hawak sa kamay ko ni Zachary. Dumating din si Mr. Ocampo. Ang kapal ng mukha mo magpakita sa amin, Chloe. Pagkatapos mong kunin ang lahat sa amin, hindi ka pa ba masaya? Umalis ka na. Tigilan mo ng pamilya ko. Galit na sabi niya sa akin. Kung may dapat mang lumayo sa amin, Jane, ikaw yun. Tama na kalokohan mo. Hindi mo na ako maluloko pa. Pagalit na saad naman ni Zachary. Maya-maya lang ay sumabat na ang ina ni Zachary. Anak, mahiya ka naman. May pamilya ka na at yun ay si Jane at si Zach. Layuan mo na si Chloe dahil kahit kailan hindi siyang nararapat para sa'yo. May diing sabi ng ina nito. Mrs. Ocampo, kung alam mo lang kung paano ka iniputan sa ulo ni Jane, alam kong hindi mo yung magugustuhan. Sino nga bang nararapat para sa'kin, Mom? Tigilan mo na ako. May sarili akong isip at alam ko kung sino ang dapat na makakasama hanggang sa pagtanda ko. Buong buhay ko, Mom. Sinunod ko ang gusto niyo. Ngayong nakabalik na ang asawa ko, di na ako papayag na mawala siyang muli sa akin. Mahinahong saad ni Zachary. Alam kong nagpipigil lang siyang magalit sa magulang. Son, may anak kayo ni Jane. Dapat lang na mabuo ang pamilya niyo. Nang dahil lang kay Chloe, sisirain mo na ang buo niyong pamilya? Peke akong natawa.
Umalis ako sa likuran ni Zachary at matapang silang hinarap. Hinimas ko ang tiyan ko at naguuyam na tumingin sa kanila. Buntis ako at si Zachary ang ama. Magkakapamilya na kami ng asawa ko. Oras na para bawiin ko ang asawa kong pinahirap ko kay Jane ng ilang taon. Napamaang ang mami ni Zachary at si Jane. Ako at si Zach lang ang dapat na pamilya ni Zachary. Ako ang unang nagbuntis sa anak ni Zachary. Kaya sa amin dapat siya sumama. Sigaw ni Jane. Nang akmang susugurin niya ako, dumating si Renz. Paano nangyaring nabuntis ka ni Zachary? Gayong hindi ka naman nagkaanak sa kanya. Nakangising sabi niya kay Jane. Nagtatakang tingin ang pinukol ni Almira kay Jane. Anong pinagsasabi ng lalaking to? Naguguluhang tanong niya sa babae. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Zachary. Ginamit ka lang ni Jane para sa mga plano niya. Hindi mong totoong anak si Zach. I'm sorry at ngayon ko lang ipinagtapat sa iyo ang totoo. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Zachary. Umikting ang panga ni Zachary. Di ko napansin na wala na siya sa tabi ko. Nagulat kaming lahat nang makalapit siya kay Jane at sinakal ito. Hindi na makahinga ng maayos si Jane dahil sa ginawa ni Zachary. Agad akong lumapit sa kanya at inalayo si Zach. Natatakot ako na baka makapanakit siya dahil galit na galit ang nararamdaman niya sa mga oras na to. Paano mo nagawa sa akin to, Jane? Panunumbat ni Zachary sa babae. Hinihingal na lumuluha si Jane. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Pero di kita mahal! Sigaw ng asawa ko. Pinahid ni Jane ang luha at nangungusap ang mga mata. Patawarin mo ako, Zachary. Please, bumalik ka na sa akin. Pagmamakaawa niya, hinablot ni Renz ang braso ni Jane at inilapit ang babae sa kanya. Sinabihan na kita, Jane. Itigil mo na kabaliwan mo. Di na ako makakapayag pang mawala ka ulit sa akin. Saad ni Renz. Piniksi ni Jane ang kamay ni Renz na nasa braso niya. Hindi kita mahal! Sigaw niya mismo sa pagmumukha ng lalaki. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata ni Renz. Alam kong nasasaktan siya dahil hindi niya makuha ang pagmamahal na gusto niyang makuha kay Jane. Chloe, let's go! Bukaw sa akin ni Zachary. Iniwan namin silang lahat sa sala. Narinig ko pa ang paghabol sa amin ni Jane pero agad din siyang pinigilan ni Renz. Tinungo namin ang daan papunta sa bahay namin mag-asawa. Nasa backseat ako kasama si Zach. Nakaunan sa hita ko ang bata dahil nakaidlip ito sa kotse nang maabutan namin kanina. Nang makarating kami sa bahay, binuhat ni Zachary ang bata at dinala sa kwarto na para sana sa magiging baby namin. Binhisan ko si Zach at pinunasan. Nasa gilid ng pinto si Zachary at nakamata lang sa ginagawa ko. Nang matapos ako, tumayo na ako at naglalambing na niyakap ko ang asawa ko. Pagod ka ba? Halika na, matulog na tayo. Hindi ako kumikilos, ngumiti ako kay Zachary nang magtama ang aming paningin. Mahal na mahal kita, Zachary. Hinalikan niya ako ng mabilis sa labi, humigpit ang yakap niya sa akin. Mahal na mahal din kita, Chloe. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Lagi kita nasasaktan. Masaya ako dahil sa wakas sa kalayaan na ako. Hindi ka na mawawala pang muli sa akin. Nagulat ako nang buhatin ako ni Zachary. Natatawang hinampas ko siya sa dibdib niya. Sa side ni Zachary. Masama ang tingin ko kay Renz. Kaharap ko siya habang katabi ko sa pahabang sofa si Chloe. Nakakapagtaka lang kung bakit gusto niya pa ako makausap. Gayong malino na sa akin lahat. Pinaniwala ako ni Jean sa mga kasinungalingan niya. Ang bobo ko dahil bakit hinayaan ko umabot sa ganito. Mahigpit ang hawak ko sa kamay ni Chloe. Kinakabahan ako sa kung ano pang pwedeng malaman ko mula kay Renz. Kita ko ang pagkawala nito ng buntong hininga. Sinulyapan ako ni Chloe. Umango siya at ngumiti sa akin. Alam kong may kasalanan din ako. Dahil hinayaan ko si Jane na lokohin ka. Kung sana hindi ako nagpakatanga kay Jane, hindi na sana kayo magkakahiwalay ni Chloe. Nandito ako para itama ang lahat, Zachary. Napatimbagang ako. Bakit ngayon lang, Renz? 5 taon. 5 taon akong naging tanga sa pag-akalang anak ko si Zach. Tumangot-tango siya. Alam ko, Zachary. Nagawa ko lang naman yun dahil sa pagmamahal ko kay Jane. Nagbulag-bulagan ako dahil ganun ko siya kamahal. Napaayos ako ng upo. Marami kaming napag-usapan lalo na ang tungkol kay Jane. Hinatid namin palabas si Renz. Naramdaman ko ang pagpisil ng kamay ni Chloe. Nakadantay ang ulo ni Chloe sa balikat ko. Pumunta kami ng sala.
Doon nabutan namin si Zach na busy sa paglalaro. Naupo kami sa mahabang sofa. Tumayo si Zach at iniwan muna ang mga laruan niya. Tumabi siya sa amin ni Chloe sa sofa. Hinagkan ni Chloe ang noni Zach at ginulo ang buhok. I mouthed, I love you. She smiled and mouthed, I love you too. Bigla akong naisip ang napag-usapan namin ni Renz. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Mahirap maglihim kay Zach pero hindi ko pwedeng itago na lang sa kanyang totoo. Nasasaktan ako dahil mahigit 5 taon ko siyang nakasama. Minahal ko si Zach bilang anak ko. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan dahil sa ginawa ni Jane. Kailangan kong ipaalam sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Sana maintindihan niya. May gusto nga pala akong sabihin sa iyo, anak. Bumaling sa akin ang atensyon niya. Ngumiti siya sa akin na siyang nagpakarot ng puso ko. Parang ayoko nang ituloy ang gusto kong sabihin. Ano po yun, Daddy? Tumitig ako sa kanya. Hindi ako ang tunay mong ama. Ang ngiti ay napalitan ng lungkot. Paano pong nangyari yun, Daddy? Naguguluhang tanong niya. Tumingin ako kay Chloe. Tanging-tango lang ang sinagot niya sa akin. Hindi ka namin tunay na anak ni Jane. Masama siyang babae, anak. Ginamit ka niya para manatili ako sa tabi niya. Nagtagumpay siya ron. Ngayon ko lang din alaman ng totoo. I'm sorry, anak, dahil nadami ka pa dito. Nagbaba ng tingin si Zach. Maya-maya lang, humagulhol na siya ng iyak. Kinabit ko siya palapit sa akin at mahigpit ko siyang niyakap. Kahit anong mangyari, anak. Anak pa din kita. Inangat ko ang mukha niya. Pinahid ko ang luha sa magkabilang pisngi niya. Zach, I assure you na walang magbabago. Para sa amin ang Mami Chloe mo, anak ka namin, at wala nang iba. Kahit na hindi kita kadugo, mananatili ka pa ding anak ko. Naintindihan mo ba? Marahan siyang tumango. Kung hindi ko po kayo magulang ni Mami Jane, sino pong totoo kong magulang? He asked. Nagkatitigan kami ni Chloe. Hindi rin namin alam, Zach eh. Pero huwag ka mag-alala, alamin namin kung sino ang totoong pamilya mo. Saad ni Chloe kay Zach. Tumayo si Zach at tumakbo papuntang hagdan. Sinundan na lang namin ang tingin ni Chloe. Napayakap sa akin ang asawa ko at humikbi. Magiging maayos din ang lahat, sabi ko at umiling-iling siya. Napakasama ni Jane. Bakit kailangan niyang idamay si Zach? Zach, ayoko nakikita nasasaktan si Zach. Para ko na din siyang anak. Kailangan pagbayaran ni Jane ang lahat ng kasinungalingan niya. Pati na rin ang paninira niya sa pamilya natin. Don't worry, Chloe. May kalalagyan si Jane. Hindi ko palalagpasin ang lahat ng ginawa niya sa atin. Kulang pa ang lahat ng nararanasan niya ngayon. Tinuyo ko ang luha sa pisngi niya. Masuyo ko siyang hinalikan sa labi. Hayaan na muna natin si Zach. Maintindihan din niya ang lahat. Ang mahalaga, hindi natin siya iniwan. Katulad nga ng inaasahan ko. Buong araw na hindi lumabas ng kwarto si Zach. Tanging si Chloe lang ang siyang nakakapasok sa loob. Hinihintay ko sa labas ng room si Chloe. Dinalhan niya ng pagkain si Zach dahil ayaw nitong makasama kaming kumain. Siguro papalagpasin ko muna to. Alam ko kung gaano nasaktan ang anak ko. Sino nga ba mag-aakala na ang batang inaalagaan ko ng ilang taon ay hindi ko pala anak? Ang masakit dun, napamahal na sa akin si Zach. Minahal ko siya bilang anak ko. Luminga ako nang bumukas ang pinto. I let out a deep sigh. Lumapit sa akin si Chloe at mahigpit akong niyakap. Are you okay? I asked. She smiled and cupped my face. Gusto ko makita ang pamilya ko. Okay lang ba? Nag-isip ako sandali at pumayag sa gusto niya. Sa sobrang tuwa niya, napayakap siya sa akin. Nakausap ka na si Zach. Gusto niyang sumama sa atin. Sabi niya. Muling pumasok sa kwarto ni Zach ang asawa ko. Hindi na ako sumunod. Pumunta na lang ako sa kwarto namin mag-asawa para makapaghanda ako. Kailangan kong harapin ang galit sa akin ng pamilya niya. Gusto kong magkaayos-ayos na kami para sa baby namin ni Chloe. Nang matapos ako magbihis, hinintay ko na lang sa garahe sila Chloe. Magkahawa kami silang dalawang lumabas sa bahay. Nagtatawa na ng dalawa. Masaya akong makitang sobrang close nila. Ang sarap sa pakaramdam na kasama ko na ang pamilya ko. Isang oras din ang biyahe namin papunta sa mansyon ng pamilya nila. Nang makarating kami, agad na bumaba si Chloe. Nakasunod ako sa kanila. Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Sana matanggap nila ang relasyon namin ni Chloe. Morning, Dad!
sigaw ni Chloe, lumingon sa gawin namin na mag-asawa. Agad silang tumayo at niyakap ang anak nila. Naiiyak na pinagmasdan ni Mrs. San si Chloe. Saan ka ba nang galing, anak? Pinag-alala mo kami. Tumingin sa gawin ko si Chloe. Matamis niyang initian ang magulang. May kailangan lang po kaming ayusin ni Zachary, kaya bigla po kaming nawala. Okay na po kami. And I have good news, sabi niya. Naguguluhang nagpalipat-lipat ng tingin sa amin si Mrs. San. Hinapit ko palapit sa akin si Chloe. Pinalibot ko ang isang kamay ko sa bewang niya. Ano yun, anak? Mrs. San asked. I'm pregnant. Magiging lolo't lola na kayo. Masayang anunsyo niya. Napaawang ang bibig ng mag-asawa. Totoo ba yan, anak? Paninigurado ni Mr. San. Marahang tumango si Chloe. Nakita ko ang paglabas ni Joanna sa front door. Lumapit siya sa amin. Masama ang tingin nito sa akin. Nang humarap siya kay Chloe, hinawakan niya ang magkabilang kamay ng asawa ko. Oras na para malaman mo ang isa pang sikreto namin. Seryosong saad ni Joanna. Ano bang pinagsasabi mo, ate? Natatawang sagot ni Chloe sa kapatid. Since nagkaayos na kayo ng asawa mo, wala nang dahilan pa para itago namin sa iyo ang totoong naging kalagayan mo ng panahong koma ka. Chloe, untag ko sa kanya. Kanina pa siya hindi kumikibo sa akin. Nag-aalala na ako sa pagiging tahimik niya. Nagsimula lang yun ang bumisita kami sa pamilya ni Chloe. Ang nakaraan. Chloe, buntis ka na ng mga panahong nasa koma ka. Hindi pa namin masabi sa iyo dahil may problema. Wait, what? Anong buntis? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin ang lahat ng to? Tsaka anong problema? Nasaan ang anak ko? Bagamat naguguluhan, nahihimigan ko pa din ang lungkot sa binitawang salita ni Chloe. Katulad niya, gulat din ako. Buntis ang asawa ko ng mga panahong niloko ko siya. Wala ako ng mga panahong kailangan niya ako. Nabalot ang konsensya ang pagkatao ko. Hindi namin alam, Chloe. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Nalaman na lang namin na nawala ng bata sa nursery. Ginawa namin ang lahat para mahanap ang bata, pero hanggang ngayon hindi pa namin siya nahahanap. Patawarin mo sana kami, Chloe. Hindi ko ginusto ang lahat. Kamuntika ng mabuwal sa pagkakatayo ang asawa ko, kaya agad ko siyang inalalayan. Umuwi na tayo. Mahinang bulong niya sa akin. Tumango ako, tumalis na kami sa lugar na yon. Sa kasalukuyan. Chloe, muling pagtawag ko sa kanya. Unti-unti siyang lumingon sa akin. May butil ng luha ang kumawala sa magaganda niyang mga mata. Zachary, hanapin mo ang anak natin, please. Pakiusap niya. Kinabi ko siya at mahigpit na niyakap. Napahagulhol si Chloe. Di ko maiwasang mangilid ang luha. Hanapin mo ang anak natin. Matagal siyang nawalay sa atin. Gusto ko nang makasama at makilala ang anak ko. Pinaharap ko siya sa akin. Pinahid ko ang luha sa mga mata niya. Gagawin ko ang lahat para bumalik sa atin ang anak natin. Hindi ako titigil hanggat hindi natin siya nakikita. Sunod-sunod siyang tumango. Ipangako mo sa akin na ihaharap mo siya sa akin ng ligtas at buhay. Gumiti ako at tumango. Sa side ni Jane. Ma'am, nakuha na po namin ang bata. Ibinaba ko ang kupitang hawak ko. Lumingon ako sa tauhan ko at ngumiti. That's good to know. Ngumisi ako habang iniisip ang sunod kong plano. Hindi ako papayag na maging masaya sila. Ang dami ko nang nagawa para makaabot ako sa ganitong posisyon. Nang dahil lang sa pagbabalik ni Chloe, masisira ang lahat. Sorry siya, dahil walang magiging masaya. Kung miserable ako ngayon, idadamay ko sila. Hindi pwedeng ako lang. Naglakad ako papunta sa kwarto kung saan dinala ang bata na isa sa sumira sa buhay ko. Ang paborito ni Zachary. Binuksan ko ang pinto. Napangiti ako na makitang nakatali sa upuan ang bata at walang malay. Lumakad ako papunta sa kinaroroonan niya. Nagkamalay ng bata. Gulat na napatitig siya sa akin. Mommy? Nagpilit ako ng ngiti. Hindi ako mommy mo, Zach. Saad ko. Bakit niyo po ginagawa to sa akin, mommy? Let me go. I want to see my daddy. Sigaw niya. Nagpintig ang tenga ko. Hinawakan ko ang panga niya. Ramdam ko na nasaktan siya dahil sa ginawa ko. Hindi ka alis dito hanggat hindi bumabalik sa akin si Zachary. Naintindihan mo ba? Pinakawalan ko na siya.
Impit na umiyak ang bata at hindi makatingin ng diretso sa akin. Napaiirap ako sa kawalan. Paano ko nga ulit nakuha si Zach? Ang nakaraan. Dinala ako sa hospital dahil sa labis sa pagdurugo sa kagagawa ni Zachary. Sobrang kaba ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Ayoko mawala ang kaisa-isahang bagay na magagamit ko laban kay Zachary para hindi siya mawala sa akin. Nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na mabigat ang pakiramdam. Mabilis akong napabangon. Nagulat ako sa una kong nabungaran. Si Renz na siyang ama ng pinagbubuntis ko. Masama ang tingin nito sa akin. Nabuntis niya ako bago ako umalis para sundan sana si Zachary sa US. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na nabuntis niya ako. Wala akong pakialam sa kanya. Tapos ko na siyang gamitin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Nanak ko ang binadala mo! Sigaw niya. Pinakalma ko ang sarili. Kamusta ang baby ko? Yun ang una kong sinabi. Dinig ko ang pagkawala nito ng buntong hininga. Wala na ang baby. Nang dahil dun, napaangat ako ng tingin. Napahawak ako sa tiyan ko. Sunod-sunod akong umiling. Mangiyak-ngiyak akong tumitig sa kanya. Hindi pwedeng mawala ang baby ko. Nagsisinungaling ka! Umaguluhul ako dahil sa labis na hinigpis. Lumapit siya sa akin. Hinapit niya ako palapit sa kanya at mahigpit akong niyakap. Nang sa tingin ko wala na akong luha pang mailalabas, hinarap ko siya. Please, tulungan mo ako. Hindi pwedeng malaman ng pamilya ko na wala na ang baby ko. Kahit anong gagawin ko, basta tulungan mo lang ako. Desperadang sad ko. Saglit itong nag-isip. Maya-maya lang ay pumayag din. Sige, payag ako. Gusto kong manirahan ka sa akin ng 9 months. Kapag natapos ang 9 months mo, nakasama ako, pwede ka nang umalis sa buhay ko. Nang dahil dun, madali niya akong napapayag. Pasalamat na din ako at naayon sa lahat ang mga plano ko. Sinabi ni Ren sa pamilya ko na mabuti ang lagay ng baby. Napadali ang lahat ng umalis si Zachary para lumayo, lalo na't patay na ang asawa niya. Kahit ayokong mawala sa paningin ko si Zachary, pero kailangan kong tiisin ang hindi makita at makasama siya para magtagumpay ako sa mga plano ko. Nagsama kami ni Renz. Di ko nga akalain na sa ilang buwan namin pagsasama, may in love siya sa akin. Nang dumating na ang araw para makawala ako sa kanya, kasama ko siya sa pagpunta ng hospital. Dinala niya ako sa private room at doon may dala siyang bata. Hindi ko na inalam pa kung saan niya nakuha ang bata. Ang tanging mahalaga lang sa akin, bumalik sa buhay ko si Zachary. Tinawagan ko ang pamilya namin. Unexpected nga ang pagdating ni Zachary sa hospital para makita ang baby namin. Masaya akong makita na natutuwa siya sa baby. Wala na siyang kawala pa sa akin, lalo na't may pananagutan siya sa akin. Hindi na ako makakapayag pa na lumayo sa akin si Zachary. Gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako. Sa kasalukuyan, lumabas ako ng room. Taas na akong naglakad palayo. Naririnig ko pa ang pagsigaw at pagtawag sa akin ni Zach. Wala na siyang halaga pa sa akin. Nang dahil sa kanya at sa babaeng yun, nasira na ang lahat. Hindi na ako papayag pa na may mawala sa akin. Babalik sa akin si Zachary at wala silang magagawa pa. Nasaan kaya ang totoong anak ni Princess at Zachary? Ito kaya ang ninakaw ni Narens at Jane? Ang kasagutan, abangan niyo po sa huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.